Good morning, good afternoon, and good evening mga palangga. This is NC Epicin. Hello and welcome to our new episode of Lessons in Life. Our topic for this week's episode is quite sensitive po. Next depression topic sa mga nakalipas nating episode. Ito ang napili kong pag-usapan dahil sa isang interview na napanood ko and because of what happened sa isang taong napakahalaga sa akin. She was being bullied by some people whom she thought they never were. It was a very painful experience for her, and I know kasi po, I was also a victim of bullying before. Yes po, you heard it right. Our topic for this week's Lessons in Life episode is about bullying. Marami po ang paraan ng pambubully. Some experienced being bullied through their physical appearance tulad sa interview na napanood ko. Meron din pong binubuli because of their gender preference tulad sa taong nabanggit ko na earlier na may malaking puwang sa aking puso at pagkatao. And meron din pong psychological and emotional tulad sa naranasan ko. Based on research, kadalasan ang mga bully I was a victim of bullying din. Parang ang nangyari is they take a revenge to those people na they think mas mahina sa kanila. Sa case ko po, hindi ko po ginawa yan. Kasi napakahirap po at napakasakit maging isang biktima ng pambubuli. Noon po, hindi ko po alam ang word na bully kasi bata pa po ako noon. I just thought na they were right and that harsh lang yung way of motivating me para mas magsikap ako sa pag-aaral. I was the only one na hindi achiever sa family. Oftentimes, I heard them saying na dapat daw papalitan ko nila ang last name ko kasi I don't belong to them and I don't deserve using the last name the same as them. Hindi ko talaga malimutan ang karanasan kong ito. Kasi kahit hindi ko siya gustong maalala, pero kusa siyang bumabalik sa utak ko whenever I heard or malaman na may bagong victim of bullying na naman. Until now, masakit pa rin siya lalo na maalala ko ang isa pang linya na lagi kong naririnig din noon. Na sana mamatay na lang ako kasi wala naman daw akong silbi. Please don't get me wrong. I don't hate those people. I never hold a grudge against them. But I chose to walk away and live far away from them to protect my own sanity and for my kids' sake. Aaminin ko, takot ako magpakita or kahit through communication lang sa kanila. Kasi may phobia na ako dahil sa traumatic experience ko. And isa pa, takot din po ako na baka makarinig ng bagong words from them. Baka hindi po kayanin yung puso ko because of heart problem. Still try my very best magkaroon ng total healing sa buong pagkatao ko. Kahit ganito ang mga nangyari, at naging uhaw ako sa attention at pagmamahal ng isang pamilya, but I am still grateful and thankful kasi binigyan ako ni God ng mga taong nag-fill in sa mga kulangan sa buhay ko. And sa case ng taong napakahalaga sa akin, wala pong ni isa sa atin ang may karapatan kung ano man ang gender preference niya na husgahan siya. Hindi kasalanan na maging tulad niya o maging bahagi ng isang LGBTQIA+. Taong din po sila na deserve din po nilang nirerespeto. Lalo na po kung maayos po ang naging pakitungo sa inyo. Ang kasalanan po ay ang mga ginagawa niyong pangungutya, panghusga sa mga taong walang ibang ginawa at binigay sa inyo kundi kabutihan. Hindi po nakakahiya ang maging isang LGBTQIA+. Ang nakakahiya po ay ang mga ginagawa nyo na akala nyo po ay walang bahid ng kasalanan ang pagkatao nyo. As much as possible, ayoko po sana maging harsh sa mga sasabihin po. Pero sobra na po kasi ang mga ginawa nyo. Hindi lang po siya nasaktan. Kami rin po ang mga tao na kapaligid sa kanya na tunay namin tanggap ang pagkatao niya. Kaya namin siya pinahalagan at minahal at kaya din po kami nasasaktan para sa kanya. Pakiusap po, tigilan na po natin ang pangungutya, panghuhusga sa kapwa natin.
kung ayaw nating maranasan din ang ganitong pangit na karanasan at sa mga tao naging biktima ng bully noon na naging bully na niya yon. Try to recall how painful and how embarrassing ang mga maging isang victim of bullying. It's time to cut the chain about. It's not really a good experience for everyone. Always try to put yourself on their shoes bago po kayo magbitaw ng salita. Nang sa ganun po, ay mas maintindihan nyo po ang mga pinagdadaanan ng mga taong ito. Mas makakatulong po sa inyo para mas lumawak po ang pangunawa sa kapwa. I have to end this episode by saying no to bullying and please stop bullying. Share your thoughts and experiences if you like or if you have a topic in mind that you want me to discuss with. Feel free to write it down in the comment box of these posts. And then I want to say thank you so much for watching. I hope you continue to support my upcoming episodes only here in Lessons in Life. This has been NC Epicin saying to God be the glory.